What's up, Pinas? Yo, what's up, Pinas? Another evening and another kwentuhan na magtotropa. Yes. So, another story time. Story time? Story time na may... Saan galing yan? Message sa akin. May message. Yes. From someone, an OFW sa ibang bansa. Again? Yes. Ito, to. Buti nagtitiwala sila sa atin. Baka kasi sinasabi nila, lahat ng nagpapadala sa atin, fake eh. De, lahat po yung nagpapadala sa amin ay totoo po. Legit po. Legit po yun. May mga sumusulat at meron pong nagme-message po. At doko sila nakakausap. So, ito yung short na and sweet. Kasi pinaikli lang niya eh. Tapos may mga questions. Okay. Ito na, umpisa na natin. This is about sa mag-asawa na may anak at nagsasama. Mm. Si lalaki, bahay-trabaho lang, while si babae, housewife. Masyadong pinag-iigpitan ni babae si lalaki kahit sa mga birthday ng mga kaibigan ay hindi pinapayagan at nagseselos o pinagseselosan. Okay. Okay? Habang tumatagal, nagkakaroon ng mga madalas na pagtatalo hanggat si lalaki nagkaroon at natutong magkarelasyon sa iba. Mm-hmm. Siguro, yung pinagbibintangan siya pa natin gano'n. Eh, gumigawin ko na talaga kaya. Gano'n. Natulak siya sa gano'ng ano. Mali, pero natulak siya. Oh. Okay. At di nagtagal, napunta sa hiwalaya ng mag-asawa. Sa ngayon, okay silang dalawa para sa mga bata na lang. Pero kung minsan may pagkakataon na nag-uusap, at pilit ibinabalik at isinusumbat pa rin ni babae ang nakaraan. Mm. So siguro, pag-uusap nila, tinatry pa nila na i-work out or baka minsan pag nag-uusap sila, bigla na lang papasok yung issue. So paulit-ulit lang, gano'n. Parang tapos na, napag-usapan na natin yan, balik ulit. Paulit-ulit lang. Yun. So ito yung questions. Ano? Parang natatawa ko, kinakabahan ako sa mga tanong. Parang baka makaka-relate na naman ako dyan. Ha? Malamang. So question. Teka lang, paano relate? From ang nagpadala niyan galing ibang bansa? Galing ibang bansa. Ah, okay. Okay. OFW din. Okay. Hindi ko na nasasabihin kung anong bansa kasi baka mapanood ni babae, magkaroon ng clue. Okay. Number one question, wala bang karapatang magbago ang tao kung nagkakamali? Sabi okay. Na may relate. Sagutin ganun ba? Relate. Para sa akin, in my own opinion na kasi nangyari din sa akin, sobrang dami kong pagkakamali. Kung ano may pagkakamali sa sarili mo or kung nabibase mo yung buhay mo sa ganitong kwento mo to? Ito naman, pangkalahatan naman to. It's either the boy or it's either the girl. Para sa akin ako, marami akong pagkakamali. Pero alam niyo yun, yung parte ng kabataan lang. Habang tumatagal, nagiging mature eh. Walang taong hindi nagiging mature. Imposible mangyari yan. Mm-hmm. So, ang nangyari sa akin, nung nag-mature ako, doon ko na-realize na kailangan kong magbago. Kailangan kong baguhin. Okay. Which is na-realize mo mali yung mga ginagawa. Yes, oo. Malalaman nyo yan, siguro, pag nasa tamang edad na kayo. Or biglang na-realize nyo na kailangan ko nang magbago. May ganun eh. May isang araw na pipitik na lang na shit, kailangan ko na magbago, hindi na maganda itong ginagawa ko. Sa girl naman, yung paulit-ulit naman, oo, nakaka-stress yun. Nakakabingi na yun, actually. Pero para sa akin, sinasabi niya na lang siguro yun para hindi ko na ulitin or para ma-realize ko na yung mga ginawa ko noon is mali. So, para sa akin, okay lang din yung ganun. Wala kang karapatan, de, joke lang. Bomba agad. Pasabog agad. Si karapatan nandun sa ano, pilahan ng jeep. De, I mean, may karapatan kang magkamali. Yes. Kasi nga, doon ka natututo eh. Mm-hmm. Doon ka nag-evolve, doon ka, ano tawag dito, yung mindset mo, doon naging maayos, doon ka nagbama. Yung maturity kasi, hindi naman at once yan, ganun ka agad. Yes, yung mga pagkakamali mo, doon ka natututo, doon ka nagmamature. Doon yung sasabi mo na hindi ko na uulitin. Pero kung uulitin mo pa rin yun, ay hindi na maturity na. Hindi na pagkakamali, doon sinasadya. Sinadya mo na, yes. Sinadya ng tawag doon. So, may lahat ng tao naman may karapatang magbago at magkamali. Kaya nga, binibigyan tayo lahat parati ng pagkakataon. Hanggang nabubuhay tayo, bakit
'di ba? Sabihin na natin ano, in a religious way, bakit tayo hanggang ngayon buhay pa? Yes. 'Di ba? Kasi may siguro 'yung mga mali natin sa buhay natin na kailangan nating baguhin or idiretso bago tayo kunin ni Lord. Maisagawa mo na, yes, may i-strict mo na lahat ng kailangan mong gawin, yes, 'di ba? Ikaw po. kasi sa kwento, 'di. Ako na talaga ganito na lang pag nagkukwentuhan. Hindi ko alam kung talaga nagkakataon, sinasadya na talaga, nakaka-relate ako eh. Kasi before ganyan din ako, nung may partner pa rin, may partner din ako, nung mayroon pa ako kasawa dati. Yes. Ganun din, di rin ako pinapayagan mag-inom kasama ng tropa. So nag-igpit talaga siya sa'yo din? Yeah. Oh, okay. Nag-igpit din. Siyempre, ganun. Ako rin yung tao kasi ma-pride rin ako eh. Okay. Ayoko rin nung pagbibintangan mo ako pa, eh, tapos hindi ko naman ginagawa. Yes, kahit naman sino, ganun eh. Naging mindset ko, wala ka naman akong ginagawa. Parang ano lang yan eh, pinagbintangan kasi hindi mo kasalanan, yes, tapos pagbubusahan mo, di ba? Yes. Kaya naging mindset ko, gawin ko na lang. Para if ever na pagbintangan mo ako na ganun, totoo pa rin. Yung supper na tatanggapin ko kasi ginawa mo na. Pero which is mali pa din. Which is mali. Kaya nga, mali nga, pero mali po yun. Huwag niyo pong gagawin. Ano lang, siguro kay Popo lang kasi siyempre, nasaktan din siya eh. Yes. Masakit yung ginawa sa kanya nung partner niya eh. Hindi naman totally na masakit. Kumbaga, nagkakataon lang yun. In a way, siyempre masakit. Eh, at least. Siguro yung ano, isang emotionally mo siguro. Oo, yung gano'ng emotion. Ba't puro parang sa akin napunta yung topic? Hindi, kasi in-open up mo yung tungkol kasi sa'yo, nakarelate kayo. Kaya syempre, we feel you, brother. Na-point sa'yo. Pero syempre, may guilty rin ako, may mali rin ako, di ba? Aminado naman ako. Ano nga pala yung question? Well, actually, yun nga, nakwento ko naman sa inyo na ganun. So, before, hindi na ako ganun. Hindi na ako katulad ng dati. Kumbaga, marami rin siguro sa kaibigan ko, sa pamilya ko lalo, nakakasasabi, hindi na nga siya ganun. Kasi ang tao kasi, tulad nga sinasabi nila lahat, sinasabi nyo, ang pagbabago kasi hindi yan one click. Yes, hindi yan. Hindi overnight yan eh. Hindi overnight, hindi yun sa isang kisap mata mo lang nagbago ka na. Walang ganun. Diba? Step by step. Siyempre, ang pagbaba, siyempre, ang realization kasi bandang huli na yun. Kaya na marirealize sa huli yan eh. Diba? Pero kung kumapit lang siguro si babae, kung kumapit pa at nagtiwala pa kay lalaki, baka magtagal pa sila eh. Di ba? Kasi ang tao kasi, may ano nga yung kaibigan ko dati, nasa, we're not stuck in vain. Okay. Kumbaga, hindi lang tayo laging nasa kagipitan. Ano ba yung tama ba yung sinabi? Hindi ko alam kung tama yung na parang, hindi lang tayo laging nandito. Siyempre ang tao, nagbabago rin. Mm-hmm. Lalo na pag may pamilya na. Yes. Tama diba? Naman. Yun yun. Kasi syempre, ayaw mong maranasan ng anak mo. Yung naranasan mo, di ba? Ginagawa mo. Kaya ngayon, bago ka na. Kaya ikaw. Sino ka man? Walang turuan. Sana nagbago ka na nga. Hindi, kasi ano, baka sabihin naman kasi, minsan naiisip ko rin, baka sabihin naman ng babae dyan or kung sino man. Lagi na lang against sa kanila yung sinasabi natin. Hindi, kasi na ano, magbabago, di sana bago mo ginawa yung pagkakamali mo, iniisip mo muna. Kaya sinasabi natin, pagkakamali. Ayan nga. Minsan hindi mo na naiisip na ngayari na lang nagagawa mo. Pero wag nilang kakalimutan na walang perfectong tao. Yes. Diba? Kahit sila, kahit mga babae o lalaki, nagkakamali yan. Meron nga akong naisip lang eh. In every fruit, there is a tree. Yes. In every tree, there is a root. Diba? Merong pinagmulan, pinagdaanan, at binunga. Binunga. Yes. Yan yung ano ko doon. Yung opinion ko ron. So, nagsanga-sanga siya, doon na nawala yung nalaglag yung bunga. Okay. So, yun yung sagot namin sa number sana. One. So, sa question number two tayo. Okay. Kailangan bang laging isumbat ang nakaraan? Okay, ako nasasagot dito muna. Sa mga gantong bagay, pwedeng oo, pwedeng hindi. In the oo, kaya sinusumbat kasi sa'yo para siguro reminder na kung ano yung mga pinagkagawa mo. Which is naman nakakabwisit or nakaka... Kung lagi. Oo, lagi naman. Emotionally sa lalaki. Pag
ganun yung pinagbibintangan. O kaya, sabihin na natin, vice versa. Babae o lalaki. Kung ganun yung nararanasan mo, parati ka nalang pinuputa ka ng ganun, yung sa mga nakaraan, nakakasumbat. Nakaka-drain. Nakaka-pikon. Ano yun eh, parang ang dating doon, pinupush ka to the limit mo, na which is, maraming pwede mong gawin. Pwede mo siya masaktan, pwede mong away nyo, baka to the max naman, mura mo o whatever yung mangyari. Much worse. Yun nga, katulad yan, nauwi na sila sa hiwala yan. Diba? Which is sabihin natin, okay naman, kasi para sa mga bata na lang. Kaya lang, syempre, diba? Always na sinasabi natin. Diba? Yeah. Mas maganda pa rin na, kompleto pa rin. Nobody wants a broken family. Diba? Then, sa opinion ko naman tungkol dyan, ano ba yung tanong? Dalawang beses na yan! Kailangan palagi isumbat ang naman. Ah, okay. Sorry, lagi yan. Kasi medyo yung memory ko corrupted na eh. Kaya ano eh, sorry ah. Siyempre, alam mo ba, yung mga ganyan, lagi mo sinusumbat-sumbat dyan, hindi mo, kung ako yung isang part ng dalawang nagko-conversation, kung ako magsasabi niya sa'yo ng paulit-ulit, pwede mo akong tanungin eh. Pwede mo akong tanungin. Ikaw ba wala kang ginawang mali? Panay-sumbat, ako lang ba ang mali? Yes. Diba? So, para wala ng conversation, wala ng ano, dapat itigil na yung nakaraan, kasi what's past is past. Yes. Uh-huh. Di ba sabi nga, we live in the past. Ade. We live in the past. Past is past na nga eh. We live in the present. Present. Mm-hmm. Yes. And dream for the future. Mm-hmm. Di ba? So, kung ano yung ano natin, kunwari, tayo, mag-partner tayo, huwag na natin pag-usapan pagtalunan yung nakaraan. Nangyari na yun. Nakapag-away na nga tayo dati nun eh. Mm-hmm. Diba? Tapos ngayon wala na tayo. Susumbat mo pa rin sa akin. Isipin mo rin. May mali ka din eh. Siguro may pagkukulang ka rin. Kaya ganun, diba? Kumbaga, focus na lang natin para sa future ng mga bata. Mm-hmm. Yun na lang. Kung total, okay na tayo sa mga bata. Wala na tayo, diba? Hiwalay na tayo, diba? Yes. Bakit mo susumbatan pa? Ba't yan? Ano mo pa? Isisisi siguro, mo sa akin? May nararamdaman pa sa'yo babae. Nasasaktan lang siguro din. Yun eh. Mm-hmm. Umayaw ka agad eh. Idadagdag ko lang kasi to. Yung isumbat yung nakaraan. Siguro okay lang na siguro maisumbat si papaano. Pero, ang naisip ko lang, eto, di ko alam ha, kung tama ako o mali. Kung paano yung how you said it. Kung paano mo sinasabi. Di ba? Yung atake, yung deliver mo. Mamaya kasi yung sumbat mo is yung... Parang panag. Or yung pilosopo. Yun yung ano. Pero kung yung sumbat mo na parang, hindi naman sumbat, parang siguro kung... Nagganto-ganto-ganto-ganyan. Pwede tanong. Pwede patanong. Siguro okay pa tayo ngayon. Ganun. Pero kung gano'n, ikaw kasi hindi ka nagtino. Ganun. Diba? May iba-ibang way eh. Paano yung atake mo eh. Yun lang yung naisip ko eh. Gusto mo sample? Paano? Ikaw kasi, kung di ka nagloko sa ano dati, di ba? Pero okay naman, at least okay yung mga bata. Yun yung good way. Pero yung bad way, ikaw eh. Kung di ka nagloko, yung atay kasi. Kasi sabi na natin, yung mapabae, pababae o lalaki, paano talaga yung facial expression, yung emotionally na pag-deliver mo. Yan, nakakaano kasi. Ikaw, baka may dadagdag ka. Para sa akin, actually, nasabi niyo naman na lahat eh. Pero para sa akin, yung sumbat kasi, para sa akin, wala na yun eh. Kumbaga, sige, sumbatan mo ako ng sumbatan. Pero, ilulugar mo. Ilalagay mo sa tama. Kasi, pwede mo akong sumbatan pag dalawa lang tayo nag-usap. Pero pag may mga kaharap na tao, huwag ganun. Kasi, hindi lang... Oo, sumbatan mo ako, pero isipin mo rin, katulad ng sinabi ni Popo, may mali ka rin eh. Di ba? Para lang maging formal na sumbatan. Mm-hmm. Yung hindi naaabot sa ibang tao, or hindi naaabot sa multimedia. Oh. Mm-hmm. Yun lang, para sa akin, ganun lang. Naisip ko nga lang kung yung paghihiwalay nila naging maayos o ano eh. Pangit yung pagkahiwalay. Oh. Well, actually, dyan sa ano, kung yan yung tanong mo, pansinin mo na lang eh. Parang hindi. Hindi. Alam mo ba bakit? Kasi kada magkikita, paulit-ulit nagsusumbat, di ba? Pero yung mga sumbat na yun, ibig sabihin nun, gusto pa rin yung babae. Kaso, ang mali niya nun, gumibab siya kaagad kay lalaki. Yes. Di ba? Pwede, syempre, yun nga, regarding sa unang tanong,
Kung pwede magbago, hindi naisip ni babae na pwede magbago yung lalaki. Pero sa totoo lang, sa lahat ng sinabi natin, ang punto pa rin ito is yung pag-uusap ng dalawa. Totoo. Yung formal na pag-uusap. Yung mga babae po dyan, na kasi wala lang po kaming babaeng makuha kayo na pwedeng mag-share din po. Hindi namin sa inaano. Mag-comment lang po kayo para at least magkaintindihan tayo lahat. Yung both, pati both, ano, pati yung ano po, yung sumulat po para at least kung mabasa man niya, maintindihan din niya. Yes, tama. So number 3 tayo, ito. Hindi man lang ba naisip ni babae yung pagkukulang at pagkakamali diba? Niya na nagkaroon ng ganong pangyayari. Yes. See? See, exactly diba? My point. Diba? Diba? Kakasabi lang. Yun nga yung ano ko. Kumbaga, nobody's perfect. Diba parang kung ikaw nanunumbat, diba, isipin mo din, bago ka manumbat, wala ka ba? Eh, diba, sinabi mo. Wala ka bang ginawang mali? Baka naman, baka mamaya sa side story na ito, bakit ko nagawa to, baka may ginawa ka rin. Yun, yun siguro. Yung sobrang pagseselos, tapos halos talagang... Masasal na. Yun nga. Pagbibintangan mo pa ako, hindi matutuwa. Yun yung mga nakaraan na vlog natin, sinasabi diba? Ko na hindi naman masama paghigpitan yung partner niyo. Pero paminsan-minsan kasi siyempre, kailangan din ng sariling ano niyan eh. May lakad dyan. Hindi naman perket tumakad dyan. Ng bababayan or ng lalaki. Yes, tama. Kaso din sinabi, parang kung hindi ako nagkaka-correct me if I'm wrong, kung binanggit din niya pati barkada pinagsisilosan. Yes, lahat. Kasi unang-una, bago maging kayo, tropa muna una nakasama eh. Pero ang napansin ko dito, parang nagkaroon sila ng trust issue sa isa't isa. Trust issue sa isa't isa. Trust issue to. Kasi kung pati nadama yung mga kaul dito, yung mga barkada, tapos sabihin na natin halos lahat pinagseselosan, tapos madalas na nagkatalo, yun nga, meron silang trust issue sa isa't isa. Yes, which is hindi natin masabi, baka si babae nakaranas sa mga ex-boyfriend niya na baka nahulihan niya ng lalaki, gano'n. Mm. Diba? Baka mamaya, kasi si lalaki may tsura, may ano, baka mamaya sabihin, itong asawa ko, lapitin ang mga babae. Sana nga, yung sumulat niya may tsura. Sa tingin ko naman kasi dating nito, tingnan mo parang... Pwede, pogi siguro yan. Pogi yan. Mga ano, no? Wawi de Guzman ang dating, parang, you know? Parang ako pala yan, lapitin ng mga babae. Yeah. Hey. Babae kaso. Eh, hindi. Tinatakbuhan. Iba yung lumalapit sa'yo kanina sa basketball court eh. Patabakla yun eh. Pero mga idol yan, shoutout sa inyo, gagaling niyo mag-volleyball. Sana, parang ano lang yan eh. Napanood ko sa Facebook. Think before you ink. Di ba napanood mo yun? Before you ink. Di ba yung marami siyang tattoo sa tattoo? Yung ink naman. Think before you ink. Yeah. Tapos naman sa social media naman, pag sinabi naman na think before you click. Yes. Di ba? Kumbaga, pag-isipan mo muna yung sinasabi mo, hindi porkit ikaw yung parang ikaw yung starter na nagsimula, wala ka ng mali agad. Yes. Pero sana maisip mo, hindi ka perfecto, may mali ka rin. Hindi lang ikaw, mga tao lang, alam ko walang perfecto, pero sana tingin mo sa sarili mo, hindi ka perfecto. Yeah. Tsaka isa pa, ididiin ko lang ulit ha, lahat ng bagay, lahat ng pagkakamali na dadaan sa usapan. Ngayon kung sa pagkukulang ni babae at lalaki, siguro kung si babae may kulang, si babae may pagkukulang din, si lalaki ganun, vice versa, siguro ang maganda doon kung huwag nyo na lang yun, tawag dito, isumbat sa isa't isa. Yes. Siguro ano, pag-aralan nyo or sa ano, i-learn how to respect to each other. Learn yung doon sa mga pagkakamali or pagkukulang nyo. Baka, di ba, at least siguro naman sa tagal na nilang nag-uusap at nauwi pa rin sila sa ganoon. Siguro naman natuto na kayo. You learn a lot from it, di ba? Tapos kung natututo man kayo doon, di ba? Di unti-unti, di ba? Naayusin nyo. Total, nag-uusap pa rin kayo tungkol sa mga bato and everything. Hindi man mabalik yung love, mabalik yung respeto sa isa't isa. Yes. Yun yung kasi importante sa relasyon. Napaka-importante niya, no? Communication tsaka yung respect. Yun yung number one. Kasi baka mamaya naman, di ba, sabihin na pag nakita na naman sila, may isang bata. Alam mo kung bakit ganito, bakit pinagsisimulan ng away ang isang panunumbat. Mm-hmm. Kasi may isang party na ayaw pumayag sa
paliwanag. Yeah, so totoo yun. Kaya di ba, always remember, di ba, hindi kayo parehas ng pag-iisip at utak. Yes. Palating alter yung pag, ano nyo. Kaya sa both parties, di ba, dapat, hindi ko naman sinabing isa magpapakumbaba or isa magmamataas. Parehas kayong magpakumbaba, pag-usapan nyo ng diretso at maayos, i-align nyo. Kasi dun, magtagpo kayo sa gitna. Nang pilitin nyo nung walang sumbatan o ano, mag-usap kayo ng malumanay. Tsaka ano, be open-minded. Yes. Number one. Kung ano man yung excuses ko, yes, try to listen. Yung hindi yung habang nagsasalita pa ako is kumakontra ka na. Yes. Doon nagsisimula yung yung talagang pagtatalo na sinasabi. Pagsalitahin mo muna siya. Yes. Ano ba yung issue mo? Then sige, sagutin mo ako. So, ikaw naman. Ano, parang sinasabi ni Popo dito, step by step, pag-usapan nyo. Kasi mamaya hindi pa tapos na isa. Hindi kayo magkakaintindihan yun. Kasi hindi yun. Isa rin yun. Hindi kayo magkakaintindihan pag nagtatalo kayo. Kasi ayaw magbaba ng pride yung isa. Yes, number one. Parehas kayo magbaba ng pride. Tsaka ito pa, hindi gagaan ang relasyon hanggat hindi kayo nagpapatawaran. Tama. Napakabigat ng relasyon ng napakabigat sa relasyon ng may isa sa inyo may galit sa isa't isa or may sama ng loob ganun. Okay. So pag nawala 'yon sa inyo, napaagaan ng relasyon niyo nan. Sigurado 'yan. So, yes, move on tayo sa number 4. 'Yon. Anong pwede natin matutunan dito sa kwentong ito para sa ating mga brothers and sisters? Ito pangkalahatan na 'to. Sige, para sa akin naman, nandun na tayo, nakagawa tayo ng mali. Pero alam din natin sa isa't isa, sa lahat ng tao, alam natin na kaya natin magbago. Sa side naman to ng lalaki, kapag kaganyan nagkamali tayo, pag inuulit-ulit sa atin na, anong tawag dito? Inuulit-ulit na sinasabi. Sinusumbat. O sinusumbat, paulit-ulit na pagsusumbat. Siguro pwede niyong tanggapin once, twice, thrice. Pero kausapin nyo rin yung partner nyo na huwag nang paulit-ulit. Kasi sa totoo lang, nakaka-stress yan ha. Yung paulit-ulit binabato sa'yo, tapos sa sarili mo, alam mong binabago mo na. Parang nakakainis yun eh. Nakakainis yung ganun. Lalo na yung wala ka na talagang ginagawa. Oo, wala ka na ginagawa, tapos sinusumbat pa. Yun. Pero yung point dun is pag-uusap pa rin talaga. Yan. Para sa may mga ganyang relasyon, try nyo muna. Mag-usap kayo na maayos, ibabaan nyo yung pride nyo, at pag-aanin nyo lahat. Sigurado yan, 100%. Magkakabalikan kayo ng maayos. Ikaw po. Ano yung tanong? No! God, please, no! No! Ano pa pwedeng matutunan sa kwento nito? Okay. Para sa mga, natin? Para sa atin dyan. Sa mga kapinas natin dyan. Both parties should understand each other. Yes. Kumbaga, before, yun nga, katulad yung sinabi ko nina, bago ka magsalita, isipin mo muna yung pwede maging consequences kung magiging good or bad ba to. Yes. Or kung ano yung isusumbat mo sa kanya, kung, teka, baka meron ba ako, baka may nagawa rin akong ganito, tama ba na isumbat ko to, ano yung pwede mangyari, di ba, isipin natin yung ganun. Kasi pare, ang dating yan, para sa akin, like sinabi ni Iyay, usap, conversation, tone of voice, babaan lang. Hiwalay na sila? Hiwalay na. So, ano yan eh. Kumbaga, total, okay na naman kayo sa mga bata. Okay na sila sa bata. Kumbaga, just focus na lang sa mga kids. Kung magbabackstory, backstory pa kayo, eh, hindi matatapos yan. Yes. Diba? Kumbaga, ang sa akin is, ano na lang, magdasal kayo, patawarin yung isa't isa, move on with your life. There's a lot of things na pwede matutunan dito sa dalawang ito. Yes. Na pwede nating isa buhay talaga na yun nga, yung pagiging pakumbaba, yung mga sinasabi ni EI tsaka ni Popo, na yun nga, dapat ano talaga eh, yung pagiging open-minded, tapos yung how you speak to each other. Diba? Sana naman yung sa inyo may natutunan din kami. Sana naman siguro sa tagal na kung nag-uusap pa kayo o hindi na kayo nag-uusap, siguro you learned a lot na
para ma-i-adjust yun. Or kung hindi na talaga na tawag dito, makapag-usap ng maayos or talagang ito yung nagkikita kayo para kayong asos pusa or para kayong nagsasabong talaga, always think of the kids. Diba? Parang gato na lang yun eh. Pag nagkita kayo, huwag na kayong magkamustahan. Sabihin niyo na lang ko, diretso kung kailangan ng bata or whatever. Yes, o kung pwedeng di kayo magkita, through text or whatever, di ba? Basta yun lang kung ano yung importante na ano, huwag na kayong maglagay ng palabok na pwedeng pagsimulan nyo ng pag-aaway. Yes, pa. Rekta na agad sa bata, pagkaganan. Tsaka hindi, ako dagdag ko lang din pare, no? Kasi para ang dating ng story, di ba lagi sila nagtatalo? Yes, oo. Ibig sabihin, ayaw na nila ayusin yung relationship nila. Wala na talaga. Wala kasi gusto mag-ibway, wala ano. So, kung sino yung nag-start ng conversation, yun yung isa sa maayaw na maayos yung yes. problema. Mm. Dahil kasi syempre, sinumbat mo sa, kunwari, ako yung mali. So, imbis na ayusin natin to, pag-usapan na ayusin natin, hindi, nagsusumbatan pa tayo. Parang kasing sinasabi mo, maayos naman talaga si lalaki, kaya lang nahigpitan siya kay babae. Ngayon, gawin ko na talaga yung pinagbibintang mo sa akin. Na which is, sabihin pa natin, mali pa din. Pero, di ba, yun yung nag-push ka sa akin eh. Nag-push sa kanya para maging ganun eh. Pero hindi naman lagi yun, magbabago. Nasa pag-uusap naman yan. Kasi kung hindi mo kaya, then let's separate ways. Pero ang tanong ko sa ano kay babae, siguro naman na feel naman niya na minahal naman siya ni lalaki or yung ano, baka kasi minsan yung ganyan yung parang yung feeling mo, ano ba tawag ito, yung may ganyan yan eh, may tawag sa ganyan eh, yung overthinker ka, yung anxiety yung basta nag-overthinking siya sa lahat ng bagay. Tamang praning. Pero kasi sa totoo lang, yung mga ganun tao, hindi mo rin kasi masisi. Siguro, may nangyari na sa kanila. Yung may napagdaanan. Napagdaanan. Kaya nag-overthink. Trauma. Ganun na siya mag-isip. Yun. Kaya sorry na lang ilalaki kung yun yung naramdaman niya. Diba? Sana, diba? Kung di mo naayos, maging maayos na lang sila as a friend o kaibigan. Well, if ever, kung gusto niyo use it, pag-usap. Total, may anak kayo, diba? Oo. Kung sa bagay, bata pa naman siguro sila, may time pa, why not, di ba? Ihabol nyo pa, pero kung wala na talaga, di, let's just be friends, that's it. Di ba? Marami naman ang problema lang nito, eh. Kung may mga kanya-kanyang partner na rin sila. Di, okay lang, di ba? Okay lang naman. Kaya nga ano, di ba, parang, let's just be friends. Okay. Di ba? Di ba, may napapanood nga tayo sa TV na, yung dating mag-ex. Di ba, nag-gather pa sila, di-dinner pa sila together, di ba? Ogie Akalsid. Di ba? Michelle Van Ayrin. Di ba? Alam na natin si Ogie na kay Richard Velasquez na si Michelle mayroon na rin pamilya. Di ba? Ano ang ginagawa nila? Nakikita-kita sila. Pupunta pa sa Australia sila Ogie Digi. Para sa mga anak. Sa mga anak, di ba? Yun yung sinasabi natin na tamang pag-uusap. Pag-uusap, tapos naging magkaibigan. Yes. So, mas yun. Mas maganda na yung ganun. Magiging magkaibigan na lang. So, hanggang dito na lang tayo. So, Pilipinas, hope na may natutunan kayo dito sa story na to. Yes. At hope na kung ano man mangyari sa buhay natin, always, di ba, think twice bago kayo magsalita. At saka, diba? Always pray to God. Walang inaayos sa tulong ng Panginoon. God first. So, yun nga, mga Pilipinas, love lang tayo. To be. Galing to be. Agad mo, sorry, McDo. Baka naman. Okay, KFC. Diba? Then, tama si JP, yun nga, God first, yes, love yourself, always think. So, thanks for watching, Pilipinas. Hanggang dito na lang po kami. Peace! Pero alam mo, dapat tama yung maging kaibigan sila. Paano kung yung partner ni babae? Di ba may partner na si babae?